Magandang araw muli sa inyo mga tangay. At sana ay lahat kayo ay in good health sa araw na ito. For today's video ay pagkwentuhan naman natin ang tungkol sa colon cancer. Medyo maiba tayo ng konti sa ating mga previous videos. So, pag-usapan po natin ang tungkol sa colon cancer. So, bakit ko napili ang topic na to? Kasi ako mismo ay at risk or vulnerable to that disease. Kasi may family history and my mother died of a colon cancer. Okay, so sa topic na to ay pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang signs ng colon cancer at sino-sino ang mga vulnerable person or individual to this disease. Let's start! Okay, so I have here 7 signs of colon cancer. But we have to remember always that itong mga signs na babanggitin ko ngayon, not only for colon cancer. These signs na babanggitin ko ay may also be present in other diseases. So, simple lang kasi yung mga signs ng colon cancer na pwedeng associated also with other diseases. So, number one sign is the change in the vowel movement. So, ano-ano bang mga mararamdaman natin pag nag-change yung ating vowel movement? So, meron tayong mostly constipation. Kung naglalas na ng months, ng weeks na lagi tayong constant tayong constipated, lagi tayong constipated, isa na yun sa sign. And another is yung i-observe natin yung ating stool o ating mga feces, kung anong klase. So yung dumi natin ay merong kinalaman yon sa kung anong meron sa loob ng ating intestine. So, yung klase ng dumi natin ay narrow or yung manipis na lang maliit or yung parang bilog-bilog na maliliit na parang stool ng kambing. So, bakit? Kasi maaaring nagnanarrow na yung ating intestine, so kaya ganun na lang ang naipapas ng ating na stool sa ating intestine. And another is diarrhea, yung hindi mo ma-explain kung bakit ka nag-diarrhea samantalang yung kinain mo naman ay kinain din naman ng mga kasamahan mo or hindi naman talaga nakakapag-cause ng diarrhea. And another is presence of blood in the stool. So, hindi naman lahat ng blood in the stool ay nanggaling na dun sa intestine. Maaaring sobrang constipated ay nandun lang sa ating rectum, nandun lang sa bandang baba na irritate kaya nagkaroon ng bleeding. So kailangan natin yun ma-identify kung anong klaseng bleeding, kung yun ba ay nanggaling sa loob or nandun na lang sa irritated ng ating rectal part. So number 2 sign is yung feeling of unsatisfied when moving our stool or yung umupo na tayo sa CR and then pag dumi natin hindi natin nailabas yung lahat and or nailabas man natin parang hindi natin na empty pa rin yung ating loob, yung dumi hindi natin nailabas lahat. Number 3 is rectal bleeding. So yun yung sinasabi ko kanina, kailangan natin ma-identify kung anong klaseng bleeding. Number 4 is the dark stool or presence of blood in the stool. So, anong klaseng blood? It should be bright red blood. So, yun yung pwede nating masabi na doon sa loob ng ating colon or intestine nanggaling yung ating blood. So, hindi natin nalalaman, nag-shed off na pala ng blood yung ating intestine. Number 5 is the cramping of abdomen. So, yung laging persistent ang sakit ng ating tiyan, nang hindi rin natin alam, hindi natin maintindihan kung bakit. Number 6 is weakness or fatigue. So, yung feeling natin na konting kilos-kilos lang, tapos napapagod na tayo kaagad-agad.
kahit na hindi naman tayo ganun dati. Number 7 is unexplained weight loss. So, pagka naramdaman na natin yung mga nabanggit na nauna, tapos biglang nakikita na natin, na-observe natin sa sarili natin na medyo bumababa yung ating timbang, kumakain naman tayo ng maayos, immediately kailangan natin mag-seek ng medical advice, ng medical consultation. And dapat po nating tandaan na ang cancer, all cancers, ay nalalaman natin if they are fully grown or nag-spread na. Usually, ma-identify. Kaya magtataka kayo kung bakit pag nung nalaman na cancer pala yun ay nasa stage 3 na. Kasi sa stage 1, stage 2, usually walang signs, wala tayong nararamdaman. So, mararamdaman natin yung mga yan, nandun na tayo sa late stage 3 na. Kailangan natin, pag isa pa lang doon, yung, lalo na yung constipation, narrowing of stool, kailangan na natin magpa-check up kasi 90% survival rate ng early detection up to 5 years survival. So, yun po ha. Ulitin ko ha. 90% survival rate ng early detection up to 5 years life. So, madudugtungan pa tayo. Maaring madugtungan ang ating buhay ng 5 taon. Kung madidetect ng stage 1 pa lang, stage 2, pag stage 3, sad to say, mag-chemotherapy tayo, matapos ng chemotherapy, after 3 months, 6 months, andyan na naman ulit, metastasize na, o nag-spread na siya sa ibang organs natin. So, limited na yung ano, or yung survival rate natin pag late detection na ay very ano na siya, low na. Now, who are at risk of this colon cancer, or who are vulnerable to these diseases? Number 1 is both men and women. But according to study that I've read, men are more vulnerable than women. So, kailan ba nag-i-start yung usual age na lumalabas na yung etong klase ng cancer? So, at the age of 45 and above, doon na medyo nagiging mas risky na tayo sa colon cancer. But of course, hindi naman exemption na below 45 years old ka, hindi ka pa pwedeng magkaroon. So, wala naman talagang sabi na edad na perfect timing para sa cancer. Perfect timing or yung right time para sa cancer na to. So, pero sa study ay nagsishow doon na yung mga most vulnerable or ay yung mga aging 45 years old and above. Number 2 is the genetic factor. So, when we say genetic, it is associated with hereditary factor pag ang pinag-uusapan ay diseases. Pero may difference ang genetic at hereditary. When we say genetic, it's syempre, it's in our gene mutation. So, nandun na kaagad siya nag-mutate. Sabi, sa study na nabasa ko, yung matagal ko nang nabasa, blood type A daw ay more prone sa colon cancer. And medyo na-prove ko din ito kasi my mother is a blood type A, ako blood type A, and then yung mga relatives namin na iba parang blood type A din na nagkaroon din ng yung inaaral ko na ini-study ko yung possibility kung bakit yung factors na kung paano bang ako ay magiging prone, so pumapasok yung blood type namin. And meron din akong ibang alam na personality na blood type A din na nagkaroon din ng colon cancer. But sa study rin na isa ko pang nabasa na later than sa blood type A, ang nakalagay naman doon ay more on blood type O daw ang prone sa colon cancer. Third is the hereditary factor.
factor. So, ano ba tong hereditary? Kanina is genetic, ngayon ay hereditary. So, syempre, unang-una sa hereditary factor ay yung primary natin na mga relatives. So, sino ba yung mga primary relatives talaga natin? Yung first degree na relatives natin. So, ito yung ating parents, yung ating mga kapatid, yun, siblings. So, sila yung primary factor. Next is, one of our relative diagnosed of this disease, this colon cancer, na yung kanilang relatives din, yung relatives ng relative natin na, ay known na diagnosed din ng cancers din, kahit hindi siya colon cancer or anong klaseng cancer. So, many, hindi lang isa. Kunwari ay pinsan natin. And then, yung pinsan natin na yun, malaman natin na yung kanyang mga kapatid, yung kanyang nanay, yung kanyang ibang relatives, hindi lang isa, eh meron ding na-diagnose din of cancer. Third hereditary risk is yung hereditary history or family history of inherited syndrome. So, ito yung Lynch syndrome. Itong Lynch syndrome ay hereditary non-polyposis syndrome. So, ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng mga bukol-bukol sa loob ng ating colon, yung klase ng syndrome na to. Yung another syndrome is yung FAP syndrome or yung familial adenomatous polyposis. Ito naman ay meron siyang presence of polyps. And the last is the mutei or yung ating MAF or mutei adenomatous polyposis. So, silang lahat, yung mga tatlo na yon ay puro inherited syndrome na pertaining to our colon or ating intestine. Fourth risk factor is the personal medical history. So, sa personal medical history, ito yung personal or family history of certain types of polyps and pagkakaroon ng sa family natin or sa atin mismo ang meron tayong chronic or yung madalas na tinatawag natin na IBD or yung ating inflammatory bowel disease like yung ulcerative colitis or ang ating sinasabing Crohn's diseases. Etong mga IBD na to na ito, mayroon siyempreng inflammation sa lining ng ating colon, so nagko-cause siya ng bleeding, ng infection. So minsan hindi natin nalalaman, nagkakaroon na tayo ng blood loss ng paunti-unti dahil meron na palang irritation, meron na palang inflammation dun sa lining ng ating colon na hindi natin nalalaman pag dumudumi tayo, may kasama ng blood sa ating stool and unaware tayo doon hanggang malalaman na lang natin na mumutla na tayo. So, pag tiningnan tayo sa laboratory, doon makikita na meron na tayong mga ulcerative colitis, may mga sugat na yung ating mga colon, yung ating intestine. The next and the last risk factor ay yung pagkakaroon ng ibang cyst like ovarian cyst, breast cancer, cervical cyst. So, mas lagi, syempre, pag meron na tayong mga ganon, mas lalo na tayong nagiging prone sa colon cancer. Pwede na kasing mag-metastasize papunta dun sa ating colon. The fifth risk factor is considered as the other risk factors like physical inactivity. So, since hindi tayo masyadong gumagalaw, ang tendency nun ay magiging ano tayo, overweight or magiging obese. And yung mga tao na pala consume ng meat, ng red meat, and with low intake of fruits and vegetables, yung smoking, and yung alcoholic drinkers na nagko-consume ng 2 to 4 types of alcoholic drinks every day. Hanggang dito na lang po muna mga tangay ang ating pag-uusap tungkol sa colon cancer and sana ay etong sinabi ko ang mga nabanggit ay nakapag
open ng ating isipan, ng ating mind, para ma-examine natin, magkaroon tayo ng self-examination kung meron na bang presence of signs or yung symptoms na aking nabanggit sa atin. So, magandang araw muli sa inyong lahat. God bless and bye! Subscribe!